Hindi tayo nag-ikot tayo kasi. No. I'm not. Hindi ako titigilan. Mga scammer to mga to. Sa kanilang market. And maghahap tayo ngayon dito ng... Publiko! Lugar publiko! Para sa video. And welcome back to my channel. So for today's video, be, andito tayo ngayon sa Ciudad de Mexico, kung saan makikita natin ang capital, kung saan makikita natin ang historic capital ng Mexico City. So mga be, samahan nyo ako today at tikman natin ang kanilang mga pagkain ngayong araw at syempre, i-explore natin ang kanilang napakagandang city. So kung ready ka na be, hindi ko na patatagalin pa at huwag mo munang kalimutan bang mag-subscribe sa aking channel kung bago ka dito at syempre, huwag mo rin kalimutan i-follow ako sa aking social media accounts at Francis Candier. So, ano, ready ka na? Tara, let's go! Wow! Ang ganda nito si Bago sa likod ko, be. Wow! Grabe, at dito, be, sa harap ko, be. Marami talaga sila dito, mga gayto, oh. Ito yung napakahalaga sa kanila nitong agave ata. Kung hindi ako nagkakamali, ay yung pangalan niya. Kasi ito yung ginagamit nila para sa mga alak nila, sa mga pagkain nila. Sobrang useful niyan sa kanila kultura. Dito be, sobrang natutuwa lang ako dahil sobrang rich talaga ng kanilang culture. Na makikita mo dito yung mga nagbebendisyon. Ito yung ginawa ko nung nakaraang araw dito. And dito din be, marami din yung mga street food na pwede tayong tikman. Kaya tara, tikman na nga tayo. Actually, hindi pa ako nag-breakfast, kaya hanapin natin yung mga pagkain na pwede natin tikman. Tara. Pero bago yun be, tara, pumasok mo tayo sa simbahan. Mag-pray muna tayo ng saglit. Let's go. Okay. So dito tayo ngayon sa may area nila na parang Divisoria, ano. So dito tayo sa may historic district ng Mexico City. And dito ba nag-ikot tayo kasi... No. No. No puedes grabar. I'm not. Hindi ako titigilan. Mga scammer to mga to. Tapos, sa video. First what's your problem?
Mag-video ako ng pagkain, nakakaloka. Kaya pa naging bawal sa public place. Pasale, wala. Pasale, Lina. Gigil ako ni Kuya. So, ano tayo ngayon, best may kanila parang Divisoria sa kanilang market. And maghahap tayo ngayon dito ng... Publiko! Lugar publiko! Puta! Por qué? Porque no. Por favor. Por favor, no se permite. Just a question, because I experienced like crazy experience. So I was making a video on the market, mm-hmm. and somebody approached me, hey, don't be video, stop. Just this one, this street. Okay. Is it not allowed? Like I searched the internet, it's legal to take videos in public in Mexico without consent. Yeah. The thing is that most of the people selling there, uh-huh. Some are informal commercials. So if you I'm not really recording, I'm recording my face. Yeah, it's not illegal, but it's a real. That's why I went back. I'm like. So, kinausap ko ba yung reception dito ng Jose Nunez ako kung sabi ko, according sa sa internet, it's legal to record videos in the public without consent in Mexico. So sabi ko, ano problema nun? Bakit ako hinaharang? Sabi niya, yung area na raw na yon dito sa side na to, karamihan dyan kasi mga peke daw yung mga paninda. So takot sila na pag na video, nakita yung mukha nila, is parang kinocover lang nila sa sarili na dahil nga peke yung mga paninda nila. So sabi ko, naitindihan ko naman yun kasi parang meron din galaw naman sa atin, di ba? Nagulat lang talaga ako kasi parang nainis talaga ako sa lalaki. Sabi ko, what's wrong? Por qué? Sabi ko, why? Sabi ko, hindi ko alam kung tama yung grammar ko, pero sabi ko, publiko lugar. Hindi ko alam kung tama, basta ayun yung point ko. Sabi niya, no, kasi permiso. No, permiso, publiko. Sabi na lang nung receptionist, iwasan ko lang daw yung lugar na yon kasi medyo informal market daw yung banda dito. So, ditong side na lang daw ako para safe. So, okay. Actually, naghahanap lang ako ng mga kainan kasi nung nakaraan, doon dumaan yung sinasakyan kong taxi. Tapos na yung mga nakita kong kainan. So, siguro hindi na lang ako doon pupunta. Pupunta na lang sa ibang lugar para mas safe. Let's go. Tanghali na, be. Gutom na ako. Tapos ganyan pa sila. Ay, let's go. Ito, babe, meron na tayo dito pagkain. Ito yung wala tayong kakain dito. Bumili muna ako sa gilid ng isang Argentina combinados. So, sa pagkakalam ko, meron siyang chorizo, milanesa. Hindi ko alam kung ano yung milanesa. At saka meron siyang queso. Ayan, wow! So, tara, kumala natin, guys. Ay, let's take a picture first. Wow, sobrang sarap, guys. Tara, Ivan. Sí. Porque cuando regrese, pánico, no le sirve. No, milanesa. See you. Más de nada.
Kung pa-pesa to. Hindi lang ano, 30% ito na lang ako ito. Grabe guys, mabubusog ko talaga dito. Parang isang tinapay pa lang busog ka na. Kasi yung tinapay niya, makapal. Sarap yung tinapay, actually hindi lasang luma. Tapos yung chorizo niya, yung filet niya dito, aray, dami. Yung umaapaw, Ben, yung isang kagat, palaman lahat. Ito ba isang kagat, spos, busog ka kaagad. Ay, pwede, mabubusog ka talaga dito, Ben. Actually, hindi siya pang isang tao, pang dalawang tao siya. So, ang tawag niya natin sa ngayon, Ben, is torta. Ano? Torta na Argentina yung binili ko. Oh. Pero está bien porque se abre los ojos de la niña. Hola. Hola. Al rato, como tú no vas a tener pena, se partan a la gente. So for now, and ipagpatuloy muna natin yung pag-iikot dito dahil nabusog talaga ako ng malala dun sa kinain ko. Alam nyo ba, Ben, nasa buong mundo, ang Mexico City ang may pinakamaraming museum na halos nasa 150 museums yung makikita nyo dito. Actually, makikita nyo sobrang daming tao, di ba? On both sides, madaming tao. Ang population, nag-research talaga ako para may masabi ko. Ang population ng bansa nila, ang population ng city nila is just the Mexico City alone is 9 million at yung metropolitan naman nila is nasa 21 million. So kaya di ba pumasok sa simbahan? Tapos sa simbahan, be, doon ko lang nalaman actually paglabas ko na yung itim na, Jesus Christ pala doon, connected pala yun sa Black Nazarene ng Pilipinas. Kasi nung 1606, if I'm not mistaken, doon ipinadala ng Agustinian Kinemerut yung Black Nazarene sa Pilipinas. So nasunog, ang pagkakalam ko diba, nasunog yung barko, tapos ang ano lang is yung Black Nazarene or something like that. Napakaganda nga nito kanina, parang outdoor mall. Para akong nasa group yung pakiramdam. And kung matatanda nyo nung nakarang araw, di ba, sumakay ako ng tren nila dito. Alam nyo ba na yung tren nila dito ay isa sa pinakamalaki or biggest train system pagdating sa North American continent. Wow. Ito naman, besa, may hindi ka layuan, matatanda na natin yung Torre, ano to? Latino-Americano, ano to? The Latin American Tower, parang ganyan. Ito yung tallest tower sa buong Latin America. Para Pilipinas din, kahit hindi pa go na din. New Yorker. Wow! Ang ganda, Beno. Ito yung kanilang Palacio de Bellas Artes. So, hindi po yung simbahan. Yan guys, dyan ginaganap yung mga cultural shows dito tulad ng mga ballet, orchestra, mga ganon, and many more. Oh, Bea, pagpahinga muna tayo dyan dahil ang ilip yung papawisan na ako. Bumila ako ito na dessert nila, hindi ko alam anong tawag dito. So, tara, tikman natin. Comment down below kung ano to. Or Francis in the editing, baka alam mo ano to. Bala ka ito ng 30 Mexican pesos or mga 90 pesos sa atin. Gelatin siya na may yogurt. Yun yung lasa niya. Sobrang refreshing at saka ang sarap din. Parang ako makinang pagkain ng baby. Como se llama? Chile. Chile. Al pescado, eso era.
So ayun guys, umorder na ako ito guys ng parang shrimp cocktail nila. Hindi ko lang alam yung tawag, pero basta camaron camaron. Nilagyan niya na ng parang ensalada yung hipon. Tapos nilagyan niya ng ketchup, ng mantika. Tapos ngayon, pinapayungan nila para hindi mainitan. Dahil lalagyan niya ngayon yung dang, yung lime. Ayan. Opo, ito si. Ngayon may natutunan ako, be. Sabihin mo lang, yung like this, quiero así. Ganun. Oh. Ooh, okay. Oh, gracias. ¿Cuánto es? 65. Wow. Un poco. Gracias, sí. Yeah, so ito na guys. Ilagyan na ng calamansi at saka ng hot sauce. Ngayon bayaran natin muna siya ng 65. Medyo mahal ang pagkain nila dito, no? Tsaka meron pa sila palibreng biskwet na partner nito, in fairness. Gracias. What long days are you? De Pilipinas. Hola. Pacquiao, si. Si. So, kilala nila dito, be, si Pacquiao talaga, as in. Alam, ang damas yung saludo, Pacquiao. Ito na siya, guys. Tikman na natin. So, meron siyang hipon, merong avocado, merong mga sibuyas, may cilantro, merong chili, sile. Delicioso. Sarap siya, guys. Para mahihinaat ato ng mga TF na mga ito. Ceviche, ah. Gracias, ceviche. Ceviche, pescado. Wow. So, merong pescado, ceviche, sibin, kinilaw na isda. Wow. Wow. Malasahaw ba yung pagka-fresh ng hipon niya? Yung ketchup niya, nag-balance doon sa alahang, sa freshness ng isda, yung acidity yung ng lime, yung creaminess ng avocado. Sobrang sarap. So ayan guys, papwesto na ako dito. Dito na tayo kakain ngayon ng mga street food dahil kautang-utang dila ako na dito sila lolo. Katsikahan ko na sila dahil kay Pacquiao. Eto na. Nakalimutan ako guys yung cocktail. Meron pala biskuit, no? So, masarap. Mas maraming pa sa pinapakilala sa akin mga street food nila dito. Sabi nila, try ko raw yung chili, yung pulpo? Pulpo kang keso? Kamaron. Ah, kamaron yung keso. Ah. Meron pa dito parang, hindi ko alam kung ano siya, kung tawag sa kanya. Ah, basta, kamaron yung keso daw siya. So, shrimp with cheese. Eto, oh. Tinikman din natin yan. Wait lang. More din ako sa kanya ng inumin. Tinikman natin yan. Yeah. Kumusta kaya, man? Chile. Chile? At pescado, eso era. So yung sili kanina, prinito nila. Kaya hindi ko alam anong gagawin nila. Tingnan natin anong gagawin nila. So, ito guys, binigyan nila ako ng itong chili. Sama natin. Mucho picante? De que tiene? Camarón. Sobrang ang hanga. Gracias. Try camada? Oh, wow. Sobrang ang hanga. Nakatindi kami ni Lolo, guys. Almoranas ko na ito, guys. Isingaw na lang namaya. Tama na.
Ayan ka na naman pra dito sa Maangha. Pasale, pasale, bonita. Ayan mo sa tatang kamarohe. Don't tell me, isdil ko sa kanila yung kanyang chile. So, ipagpiprito na nila ako guys nung nakabalot na hipon with cheese. So, yun guys. Ano siya, ese po pieza, tal que habla uno. Perfecto, ¿eh? Preparadito, ¿eh? ¿Vamos una? Un poco. Gracias. Más caldo, mira. Oh. Aras kaldo con kamaron? Kamaron. Oh. So ito na guys, tingnan na natin itong kamaron con queso. Napaka-cute niya actually. Tignan natin picturean muna. Tingnan natin to guys. Sinisipon na ako pero go lang. Busog na rin ako pero go lang para sa inyo. Kung nagustuhan niyo itong video to, paki-like. Paki-like, paki-share. At comment down below kung nagustuhan niyo talaga. At ano pa yung gusto niyo tingnan natin dito ba sa Mexico City. Ang sarap. Ang sarap. Plus, cheese stick siya. Ha? Alam mo yung cheese stick? Hindi mo alam? Yung cheese na stick sa Pilipinas. Yung binibenta sa bangketa. Pero yung lasa ng dough niya. Tapos meron pa siyang hipon, tapos may avocado. Kaya sarap. Fairness. Sobrang nag-enjoy ako diba sa pagkain natin. Sana nag-enjoy din kayo dyan. Kung meron kayong gusto siyang ipagawa sa akin, just comment down below, i-message nyo ako sa Instagram at Francis Candy. Hanggang next food trip pa natin, be, dahil overfed na ako for today. See you tomorrow. Quanto es total? Okay. Saan natin magkano yung total, guys? Yan po naman. Coca-Cola. Este. 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 Nada más. Todos. 60. 60. Gracias, hasta. Adiós. Adiós. Sama tara na guys. I did it. Nakabuo na ako ng isang vlog. Finally.